Hello guys, good evening, good day sa lahat. Welcome na naman sa Buhay Proby TV. Ito po si Coach Bonnie, kung saan lagi tayong nabibigay ng Live Good tutorial para sa ano natin, para patuloy na pag ano natin, pag study sa Live Good natin. In today's video guys, tutorial number 7, mind setting muna tayo ngayon guys. Okay? Dahil dapat tama ang mindset natin paggawa sa Live Good business natin. Okay? So, palala lang guys, kung bago ka pa sa channel na to, ay mangyari ko lamang ay press ang like, subscribe, share button, at bell all button para lang ano, lagi kang updated sa latest video natin guys. Okay. So, magpatuloy na tayo guys. Ang topic natin ngayon sa tutorial number 7 is ito. Okay? Bakit nag-fail ang mga network marketing businesses? Okay? Pag-aralan natin to guys dahil ang Live Good business is a network marketing business. Tanggapin man natin o hindi, but ito ang kalakaran sa Live Good natin. Okay, bakit nga ba nag-fail ang mga network marketing businesses? Okay, so iyon ang ito ang talakay natin sa lesson natin 27 guys. So sit back and relax, and then panoorin po natin ang video hanggang sa katapusan para malaman po natin. Okay, isang dahilan guys kung bakit ang network marketing business ay mag-fail ay ito. Number one is ganyan. Unrealistic expectations. Okay? Maraming mga tao pumasok sa network marketing business expecting quick riches. Okay? Dahil sinasabi ng ano natin, nagpa-member sa atin, na ang laking pera nakaabang para sa atin. 2,047.50 US dollars buwan-buwan ang tanggapin natin sa Live Good. At yun ang nakapag-encourage sa atin. Kaya nga nag-join tayo sa Live Good guys. Okay? But, any businesses takes time to build. It requires consistent effort and patience. Ang hindi sinasabi nila guys sa atin ay hanggang kailan ba natin kikitain ang sinasabing $2,000 na yun. Dahil talagang sinasabi lang na merong ganyong pera, pero hindi sinasabi kung kailan at sa anong paanong kondisyon na magkaroon tayo nito. Okay? So, unrealistic expectations. Lahat ng mga network marketing guys is naka-up yung mga perang involved dyan nakikitain. Kaya maraming pumasok no expecting na after a week, after a month, ay kikitain na nila yung limpak-limpak na perang yun. Kaya lang, hindi sinasabi na ito pala ay can take time. Because it takes time to build a business, guys. At ang Live Good ay isang negosyo. Okay? So, hindi naman i-tune down natin ang expectations natin dahil talaga namang kikita ka ng ganun. Kung talagang tinatrabaho mo ang Live Good. Kaya lang, pag sumapit ang kahirapan sa paggawa nito, then doon na maraming mga tao ay nag-ayaw na sa ano. Okay? So, ganyan. Unrealistic expectations na yayaman ka. Okay? Network marketing, guys, is walang pinagkaiba sa ibang ano, negosyo. Na kailangan mo ng time, i-build up mo muna yung ano no. In the case of network marketing, i-build up mo muna yung mga ano mo, mga downlines mo. And it takes thousands of ano, takes thousands of downlines bago ka kikita sa sinasabing income na yan. Okay? So, hindi naman siya discouraging, but kailangan lang nating pagtiyagaan. Okay? So, ano pa ang naging, ano guys, causes ng bakit mag-fail sa mga network marketing? Any network marketing guys, hindi lang naman ang Live Good. Lahat ng mga networking companies, ganyan na ganyan. Maraming tao ang merong unrealistic expectations.
dahil sa mga presentations na pinakita sa kanila. Okay? So, ganyan. Yan ang isa sa mga failure ng ano. Dahil maraming na-discourage, once nakita na nila na hindi pala ganun kadali iyon. Okay? Pangalawang rason, guys, kung bakit mag-fail ang networking business mo ay ito, lack of training. Okay? Not everyone who joins a network marketing business has experience in sales and marketing. Kailangan pala ito ng experience ng sales and marketing. At sino bang meron yan? Nakita mo naman siguro kung sinong ipinasok mo, yung tatay mo, yung nanay mo. Okay? So, ano bang experience nila sa selling? Nasa bahay lang sila. At or iba ang mga trabaho nila, hindi sales and marketing. Unfortunately, dito sa Live Good or sa kahit anong network marketing, kailangan mo pa lang na may skill sa selling. Okay? Sa sales at saka sa marketing. Dahil kung wala ka nito, hindi ka marunong makipag-usap ng tao, hindi ka marunong mag-present sa negosyo mo, mahirap po ang marketing, network marketing business. Okay? Sales and marketing. Yung mga kapatid mo, yung mga relatives mo, wala namang experience sa sales yun. Okay? So, dito okay? That's why you need to have proper training. Without proper training and support, they might struggle to succeed. Which is naranasan natin yan, guys. Okay? Kailangan natin ng proper training. So, yan ang pinaka unang gawin na gawin mo, guys. The moment pumasok ka sa isang networking business. Alamin mo lahat ng mga ins and outs sa negosyo para alam mong i-present ito sa tao. Kailangan mo ng training. Hindi pwedeng umupo ka na lang pagkatapos mong sumali sa network marketing at pabayaan mo na lang si upline na gagawa nito. Okay? Expecting na magkaroon ka na lang ng spillover galing sa kanya. Okay? Kung ganun ang ginawa mo, guys, ginagawa mo, ay it may happen na meron kang spillover pero matagal na panahon, guys. It's not guaranteed na meron at meron ka niyan. Paswertihan po yan. Na halimbawa, yung upline mo ay masipag. Kung walang ganun, guys, ay wala. Mag-fail yung network marketing business mo. Kahit anong network marketing pa yan, Live Good man yan o kahit ano. Okay? So, yan ang una natin gawin. Magpa-training tayo. Ngayong panahon, guys, hindi na yan mahirap kasi marami ng mga sources of information ngayong panahon. Nandyan si Google, pwede mo siyang i-Google. Okay? At punta ka sa Facebook or sa YouTube. Search mo, Live Good. Ang daming thousands of videos dyan, guys. It's giving training kung ano ba talaga si Live Good. Okay? So, next na pwedeng rason para mag-fail ang network marketing business mo, guys, is poor leadership. Ayan, poor leadership. Wala kang leadership qualities. O di kaya, yung leader mo ay hindi ka tinuturuan. Okay? Poor leadership, the success of the network marketing business often depends on the quality of its leadership. So, kailangan ng mga leader natin ay alam nila kung anong gawin sa business na ito at ituro nila doon sa mga downlines. Okay? Kung yan, if leaders don't provide the right guidance or support, then the business will likely struggle. Okay? So, the business can falter. Okay? So, mahirap pag walang, guys, kung walang leader. Ano bang leadership, guys? Leadership means kaya mong gumawa ng business ng sarili mo na hindi ka nagdepende doon sa downline or sa upline mo. Yun ang sinasabing leadership. Kaya mo i-disiplina ang sarili mo na gawin itong negosyo na to kahit ano pang mangyari. Kung kinulang ka ng training, then ask your upline. Saan ba tayo makakuha ng mga training materials? Okay? Kung si upline din hindi niya alam, then ikaw na mismo ang gumawa ng mga
hakbang para matrain ka. Sa totoo lang guys, ako nag-join sa Live Good, hindi ako tinitrain ng upline ko. Ang sinabi lang niya, magbayad ka lang at sumali lang ako. Dahil alam ko to na kailangan ko ng training, nagsimula akong mag-search doon sa YouTube. At nakita ko doon, ang dami pala mga training materials doon. Doon ako natututo. Kasi pinakamaganda guys, na ikaw mismo ang magkusang loob to train yourself. Okay? Ganun, mas marami kang matutunan doon dahil maraming sources of information kang makuha. You're not only depending on one trainer or trainer, kundi hundreds ang mga trainers dyan sa YouTube, guys. Sa ngayon nga, kung gusto mong maging... So that's leadership, meaning kaya mong disiplinahin ang sarili mo. You can lead. Kahit walang mag-guide sa'yo, you are the guide itself. Okay? So yan, pag meron kang palpak sa qualities na to, guys, mahirap ang magtrabaho sa isang network company. Okay? So, ano pa ang pwedeng ikabagsak ng network marketing business natin, guys? Itong pang-apat, guys, not enough prospecting. Okay? Kulang yung paghanap ng mga prospect sa business mo. Okay? Building a network marketing business requires constantly expanding your network and finding new prospect. Ito ang negosyo sa network marketing, guys. Recruiting, sa totoo lang. Meaning, kung tumigil ka mag-recruit, titigil din ang income mo. Your income depends on your ability to sign up prospects. Okay? So, unang dapat alamin mo, na alam mo kung paano maghanap ng prospects. Pangalawa is, alam mo kung paano sila i-enroll sa business natin ito. Marami sa mga kasamahan natin sa Live Good ay hindi nila alam actually kung paano i-enroll yung bagong membro o kung may gustong sasali sa tinatawag nila sa upline at si upline ang gumagawa noon. Hindi nila inaalam kung paano gawin itong business na to. Okay? So, not enough prospecting. Okay? Sa normal na business, guys, para to prospect means magawa ka ng listahan na mga, let's say, 5 to 10 people na gusto mong i-approach. At yung mga tao na yon ay kino-qualify mo. Hindi lahat ng tao is qualified to be a prospect. Dito sa Live Good, in case of Live Good, kailangan nating tignan din ang financial capabilities ng tao na ipasok natin. Okay? Halimbawa, ang iba dyan, nagpapasok ng mga bata, yung mga walang trabaho, yung walang pera na talagang pang bayad sa membership, okay, sinusupport lang nila. Pero paano na lang yung monthly subscription? Paano nila isupport yun? Dito sa Live Good, ay pag hindi ka nag-maintain ng monthly subscription or hindi mo ma-maintain dahil wala kang perang pang-maintain yan for one thing, ay malagas ka rin sa network, mawawala ka rin. So, anong silbi noon? So, yung mga prospect ay mostly yung mga meron namang regular income. Kahit hindi gano'ng kalakihan, hindi naman hinanap natin yung mayaman. Kasi, ang mayaman din ay papasok lang sila pero hindi sila magtrabaho, guys. Mayaman nga eh. Ba't kailangan pa nila magtrabaho? Tamad yun, guys. Ang hanapin natin yung mga merong income capability, halimbawa yung may regular sahod, ganon, or may negosyo, basta meron silang pang-maintain ng nila. Lalo ng mga negosyante, dahil alam niyang negosyante paano makipag-usap sa tao. Ito ang magandang prospect. Okay? So, prospecting, lagi mo yang... So, everyday, dito sa network marketing, kailangan natin magdagdag, maghanap ng taong ganon. Okay? Makadagdag malang tayo ng isa in one day, in one week, then gugulong yung networking business mo. Okay, hanggang sa makarating ka dun sa taas. Dahil dito sa Live Good, guys, ang target natin ay magiging diamond. It's just na pagiging diamond ay kailangan mo ng 100,000 ka mga member bago ka maging diamond. Paano mo yan ma-hit kung hindi mo ito tinatrabaho at nakaupo ka lang sa pansitan? Okay? So, not enough prospecting activities.
Kailangan mag-prospect ka, mag-send ka ng mga emails, mag-send ka ng mga advertisements sa Facebook, sa tanawag nito, sa Messenger, Instagram, kahit saan guys. Basta or gamitin mo yung telepon, tawagan mo yung mga prospects mo, yung makakilala mo, ganun. Okay? Hindi mo naman sila makita yung mga prospects guys kung wala kang ginagawa. Kung wala ka na matawagan guys, then you go out sa porok mo, sa barangay mo, doon sa city mo, araw-arawin mo. Alam mo yung mga salesmen guys? Guys, mga salesmen, gumala yan. Kung saan-saan. Meron nga ako one time, may pumunta sa bahay na salesman. At pag nung tinanong ko kung taga saan siya, alam mo ba kung taga saan siya? Nandito ko sa Iligan City guys. At yung pumunta sa bahay ay galing pa siya sa Zamboanga City. Pumunta siya sa Iligan City para lang magbinta ng mga produkto niya. Ganun guys. Kailangan mong pumunta sa ibang bayan para lang trabahuin itong Live Good, gawin natin guys. Ang target natin is ma-achieve natin yung pagiging diamond leader sa Live Good. Okay. Panglimang dahilan guys kung bakit pwedeng mag-fail ang network marketing natin is wrong product. Okay. Luckily, dito sa Live Good, ang produkto natin is very good. Lahat is GMP certified at pinaka best quality ang produkto natin sa Live Good. So we have the right product. Except ang pwede maging negative sa produkto natin guys is lalo lang dito sa Pilipinas, ang mga produkto guys ay nandun sa US. Yan can be one negative aspect patungkol sa produkto na Live Good. Dahil nasa US sila guys, siya means kailangan natin magbayad ng delivery fee and open times ang delivery fee, okay, can be higher than the price of the product. Okay nga, mababa nga ang presyo sa produkto na Live Good, pero ando naman siya sa US, magbayad tayo ng kailan dagdag. At sinubukan ko yan guys, yung produktong $9.95 lang, ang total suma total para i-deliver siya guys ay umabot na sa $19 to $20 ang produkto. So parang mahal na siya guys sa ordinary Filipino. Okay, luckily dito sa natin, sa Live Good natin ay meron ng proposal to have a distribution center dito sa Pilipinas. With that, pwede na tayong makamura doon sa delivery fee at truly ang mga produkto na Live Good ay affordable siya. Okay, when you get the wrong product, okay, it needs a product that is in demand. Okay? Now, in demand means, ang produkto is talagang maganda ang quality at murang-mura siya, then pwede siya maging in demand. If the product doesn't appeal to people, it will be hard to make a sale. Okay? So, anyway, dito sa Live Good, hindi naman tayo actually nagkumikita doon sa produkto. Kung meron man, napakaliit lang na porsyento yan guys, even sa mga even sa mga diamond leaders natin, napakaliit yung commission nila sa produkto. Dito tayo kumikita sa membership at sa monthly subscription. Okay? So, wala naman tayong question doon sa product natin sa Live Good. Okay? So, maaaring hindi yan ang maging mitsa para mag-fail ang negosyo natin. Okay? Pang-anim guys ay ito, lack of persistence. Idagdag ko na rin dyan, perseverance. Yung talagang ginagawa mo ito by hook or by crook. Okay? Network marketing has its ups and downs. Kahit ano namang negosyo guys, is laging meron niyang positive at negative, ups and downs. At lahat ng negosyo ay sinusubukan, talagang magkaroon at magkaroon niyang problema. And when it comes, ang matira lang guys ay yung matibay. Okay? Network marketing has its ups and downs, and those who give up at the first sign of difficulty won't succeed. Okay? Nahirapan ka ba guys? Marami actually akong nakuhang feedback na mahirap ang mag
trabaho sa Libgood. Mahirap magpa-sign up, mahirap humanap ng prospect. Okay? That in itself is already a test. Kung kaya mo ba yan talagang ano, malagpasan. Dahil talagang mahirap humanap ng ano, humanap ng prospect na ipa-sign up mo sa Libgood. Okay, that is just one sa kahirapan, guys. What about yung ano, yung perang pambayad? Wala rin sila. So that's another problem. Okay? Maraming gusto mag-join pero wala lang silang pera. Okay? So persist ka pa ba noon, guys? Kaya mo pa bang lagpasan ang mga ganyang issue? Okay? Ano pa ang pwedeng maging problema sa lakot natin sa negosyo na Libgood? Ano pa, guys? Yung ano, resources. Isa maging ano mo is yung internet. Kung mahina ang internet, eh, lagi kang ano, hindi ka maka-share, okay? Pag mahina ang internet mo, hindi ka rin maka-communicate doon sa mga prospects mo online. Okay? Perang pambaya doon sa data ng internet, guys. Okay? So, yan, kung gawin mo siya na online, what about offline? Yung pagharap sa tao. Oh, kung very shy ka at natakot kang makipag-usap sa tao, napakalaking hadlang yan, guys. Okay? What if, ano, tamad ka or may attitude problem ka? Problema lahat ang mga yan, guys. Okay? What if umuulan? Ayaw mo ng ulan. Ayaw mo ng mainit. Ayaw mong mapagsabihan. Ayaw mong ma-reject. Lahat yun, guys, is problema. Lahat. Dapat ready ka doon. Okay, paano ka maka-persist, guys? Kailangan meron kang strong reason why ginagawa mo ang business na ito. Without a strong reason why, gawin mo ito by hook or by crook. Titigil ka, guys, at the first sign of ano, obstacles. Okay? Bakit mo ba ginagawa ang negosyong ito? Yeah? So, dito lang tayo sa persistence. Diyan pa lang sa persistence, yan ang ano, masukat ang ano mo kung maging successful ka ba o hindi. Okay? Dahil diyan na pumapasok lahat ang perseverance kung talaga bang ano, kaya mo itong gawin despite of all the problems. Kaya yan, guys, kung nag-desisyon ka na, nagagawin ko to kahit anumang mangyari, kahit anong problema. Dahil, bakit? Dahil para ma-improve ang buhay ko. Dahil ang gagawin ko ay para sa pamilya ko. Alimbawa, guys, kung wala ng pera ang pamilya mo at ito na lang ang talagang available na negosyong pwede mong gawin, gagawin mo to, guys. Kahit mahirap, kahit maano ka pa, kahit danasin mo pa lahat ng problema, gagawin at gagawin mo, guys. Okay? Isipin mo na lang ang family mo na naghihintay ng pera, naghihintay na umasinso ka. Yun ang maging motivation mo para tatagal ka sa negosyong ito. Okay? Para maging successful ka. Otherwise, kung wala ka nito, first sign of problems, tigilan ko na yan, maano pala yan, eh, ang hirap pala niyan. Okay? Dito sa negosyo natin ito, guys, hindi pwede ang sinasabing iyakin. At the first signs of problem, nahirapan, nasaktan, na-reject, iiyak ka kaagad, ay hindi mo kayang gawin ito, guys. Okay? Mga iyakin, yung mga onion skins, yung talagang mga balat sibuyas, okay? Yung walang perseverance, walang pag-prosige. Okay, sa next video ko, guys, anuhin natin na dito kasi ano ang mga dahilan kung bakit mag-fail ang mga network marketing businesses. Okay, hopefully sa tutorial number 28, i-ano ko doon, paano maging successful tayo sa business na to. Okay, for now, guys, hanggang dito na lang ang video ko at have a good day. Hope to see you at the top. God bless us all. Okay?